ligtas ang may alam, dapat laging Red Alert! Sa kasaysayan, ilang beses nang nagpamalas ng galit ang Mayon. Sa loob ng dalawang dekada mula 1997 hanggang 2017, apat na malalang eruptions o pagsabog na ang naitala ng PHIVOLCS. Isa itong kagsawatcher sa palatandaan ng peligrong nag-aabang sa mga taga-Albay. Noong 1814, sa pagsabog ng Mayon Volcano, natabunan ng lava at abo ang buong bayan ng Kagsawa. At ito na lang ang natitirang palatandaan ng bayan na yon. January 13, Sabado, bandang alas 4 ng hapon, nagsimula ang phreatic eruption ng bulkang Mayon kung saan naglabas ang bulkan ng singaw at abo na tumagal ng halos 2 oras. Itinaas ng PHIVOLCS ang alert level 1 sa bulkan. Muli itong naulit kinabukasan, January 14, bandang alas 11 ng umaga. Wala pang 24 na oras nang itaas ang alert level 1, iniangat ng PHIVOLCS ang alerto dahil sa increasing unrest o mas maligalig na pag-init ng bulkan. Pinalikas ng PHIVOLCS sa mga residente na nasa permanent danger zone o yung naninirahan hanggang 6 na kilometro malapit sa paanan ng Mayon. Noong gabi ring yon, naglawa ang lava mula sa bibig ng Mayon, kaya itinaas sa critical na alert level 3 ang estado ng bulkan. May 5 antas na basihan ng PHIVOLCS sa pagbabantay ng mga bulkan. Mula sa no alert o level 0 hanggang sa level 5 o kapag mapaminsalang sumasabog na ang bulkan. Sa alert level 3, posible ang mapaminsalang pagsabog dahil malapit na ang magma o ang mainit na deposito sa bunganga nito at namamaga rin ang lupon ng bulkan. Ang phreatic eruption is nag-occur kapag isang mainit na bato sa ilalim ng bulkan nadikitan or nag-mix or nag-meet sa tubig. Now, yung tubig ngayon, dahil sa init ng bato, nagiging steam siya bigla. At dahil confined yung space sa ilalim ng lupa, nagkakaroon ka ng pagsabog. Nagpatuloy ang pag-aalboroto ng bulkan at mahigit 15,000 residente na ang lumikas. Nagbabala ang PHIVOLCS na maaaring magkaroon ng mapaminsalang pagsabog sa loob ng ilang linggo o araw. Sa linggo na nagkakaroon ng pagbagsak ng mga or pagdaloy ng lava mula sa bibig ng bulkan. Yung lava naman na ito is umabot hanggang 3 kilometers. And nagkakaroon din ng mga tinatawag naming lava collapse. Ito yun naman yung nagdudulot ng paminsan-minsang pagbagsak ng ash or ash fall. January 18, Huwebes, patuloy ang paglawa ng lava mula sa bulkan. At nito lamang January 21, Linggo, nagliwanag ang madilim na kalangitan sa Albay nang muling sumabog ang bulkang Mayon, bandang alas 10 ng gabi. Itinaas sa alert level 4 ang bulkang Mayon matapos makapagtala ng phreato magmatic explosion o pagsabog ng magma at puso. Halos walang katao-tao na tila iniwan at inabandona. Ganyan namin dinatnan ang komunidad na ito sa bayan ng Guinobatan sa Albay, January 24, bandang alauna ng tanghali. Ang mga kalsada at bahay namumuti na sa dami ng abong bumalot sa komunidad. Bahagi ang lugar na ito sa tinatawag na danger zone. Kumbaga, ang mga taga rito ang sumasalo ng galit sa tuwing nag-aalboroto ang Mayon. Makikita dito sa Guinobatan yung mga naipong abo na sa mga halaman gaya nito, lahat kulay abo. Pati yung mga bubong ng bahay, makita mo makapal na rin yung naipon dahil nga tuwing puputok, dito bumabagsak sa kanilang bayan yung abo. Marami sa mga residente, kanya-kanyang diskarte yung ginagawa, gaya na lang dito. May parang tindahan dito pero naglagay sila ng mga tabing para maprotektahan sila doon sa alikabok. Karamihan daw kasi ay pumapasok na sa kanilang bahay at nahihirapan na yung mga residente na makahinga dahil sa abo. Ganito rin ang sitwasyon sa Ligao City
nakasama sa extended danger zone at kinakailangang magsilikas sa tindi ng ashfall noong Lunes. Nag-zero visibility pa sa mga barangay ng Baligang, Amtik at Tambo. Pinalawak naman ng mga otoridad sa 9-kilometer radius paikot ng bulkan ang extended danger zone. Dumadalas kasi ang pagbuga ng abo at lava ng bulkang Mayon. January 23, nagpamalas ito ng apat na matinding pagbuga. Kabilang na rito ang pagsirit ng lava kasabay ng takip silim. Mga pagkakataong nagahalo ang pagkamangha at pagkabahala. That activity is called a Strombolian eruption, where lava fountaining, where you can actually see fireworks or lava fountaining with lava flow. Pero wala pa man sa pinakamataas na alarma, mapaminsala na ang Mayon, lalo na ang abo na binubuga nito na bumabagsak sa mga karatig bayan. Bagay na kailangang iwasan ayon sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO. Yung abo kasi is one of the major effects ng volcanic activity kung saan nagkaroon tayo ng dome collapse. Ang component po ng abo ay silica at saka carbon kung saan po hindi po yan soluble sa tubig. Pag nahinga mo po yon, nandyan lang po yan sa lungs mo at delikado po sa, lalong-lalo na po sa may mga sakit sa baga. Ang pinaka-importante po sa protection ay unang-una yung ginagamit nila yung face mask. Pero ang recommendation po namin, yung damp cloth, para pag napuno po yan ng abo, pwede na nilang palitan at labahan yung ginamit, so sustain. Paalala ng APSEMO na iwasang lumabas kung masyado nang makapal ang abo. Ang zero visibility po, mahahandle mo lang yan sa pamamagitan ng pag-stay inside your house. So stay indoor. At saka kung nasa labas, protection lang ng ating ilong para hindi makahinga. Yun lang po, stay indoor ang the best. So after a while, pag nag-subside na yung abo, babalik na naman po yan sa normal visibility. Kung hindi maiiwasang lumabas, proteksyonan ang inyong mata. Sa ngayon, pinagbabawalan po natin sila bumalik sa kanilang farm para kumuha ng produkto. Kasi mas importante po yung buhay kaysa produkto makukuha nila sa farm. Maraming mga Albayano na nagsasabing sanay na raw sila sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Pero mahirap pa rin daw masanay sa epekto nito gaya na lang ng matinding abo na bumabalot sa mga komunidad dito. Sa ngayon, matindi talaga ang epekto nitong pag-alboroto ng Bulkang Mayon dahil libo-libo sa mga nakatira malapit sa bulkan ang lumipat na sa mga evacuation centers at wala pang tiyak kung kailan sila makakauwi. Mula nang itaas ang alert level 4 noong January 22, umabot na sa higit 40,000 katao sa Albay ang sumilong sa mga evacuation centers. Isa na rito si Helen Samonte na tagabayan ng Kamalik. Napilitan siyang lumikas mula sa kanyang bahay na malapit sa paanan ng bulkan. Mga kasama ko dyan, nasa 31 kaming pamilya, tapos siyempre maraming mga bata. Kagabi nga natulog kami, ano na lang, paano, patagilid siya kung saan-saan na lang. Medyo mahirap. Siksikan. Tsaka mainit, ganun. Kumbaga, yung suporta. Suportahan din nila yung mga katulad namin. Sa tuwing nagbubuga ng lava at abo ang bulkan, hindi maalis kay Helen ang mag-alala. Parang nag-ano siya yung tawag noon. Yung parang kulot. Na andaan lang, ang dami. Nababa, tsaka kagabi naman parang shower siya na grabe, kakatakot, parang nanginginig talaga ako. Kasama ni Helen na lumikas ang buo niyang pamilya. Sa iisang kwarto, 30 silang pamilyang nagsisiksikan. Pwede pong pumasok? Isa lang ang pamilya ni Helen sa mahigit 12,000 pamilyang inilikas mula sa extended danger zone. Dasal ni Helen na humupa na ang pag-alboroto ng bulkan. Pagkain at malinis sa tubig ang pangunahing kailangan ng mga evacuees. Itong iba po nagkakaroon ng kulang ng supply ng tubig, lalong-lalo na po sa domestic supply of water. Dahil po, kahit mag-deliver po kami ng water supply from the fire trucks ng Bureau of Fire Protection, yung container po nila kasi maliliit. So ang request pa namin, kasi yun pa po ang kulang,
dagdagan pa po natin in a form of donation or procurement na magkaroon po sila ng mga sufficient size ng water containers. Muli na namang bumuga yung bulkang Mayon ng abo kani-kanina lamang, pero hindi siya makita ngayon dahil natatabunan ng mga ulap. Pero yung abo, kung makikita nyo, papunta na naman siya sa bahaging ito. Babagsak na naman yan sa mga bayan gaya ng Guinobatan, Kamalig at Ligao. Kaya naman patuloy yung payo ng mga otoridad na yung mga naiiwan pa rin doon o nagpapaiwan sa kanilang mga bahay, kailangan umalis na at lumipat sa mga evacuation center. Walang sawa pa rin ang paalala sa publiko na manatili sa mga safe zones. Kung titingnan po natin, ang alert level 4 at 5 is napakaliit na lamang naman po nung criteria niya or difference dun sa dalawang yun. Ang importante po is ma-evacuate yung mga tao. Dahil maraming abo na binuga yung vulkan, kapag dumating ang mga ulan, magmatsyag po tayo or mag-ingat sa ating mga kailugan dahil maaari pong magkaroon ng lahar. Sa ngayon, wala pang katiyakan kung kailan kakalma ang bulkang Mayon. Pero kahit sa panahon na ito'y nagngangalit, hindi pa rin mabaling sa iba ang tingin. Nariyan pa rin ang ganda. Nariyan pa rin ang banta. Mga kapamilya, maging red alert na. Mag-subscribe sa ABS-CBN News YouTube channel para sa iba pang video mula sa aming programa. Ligtas ang may alam, dapat laging red alert!